Hi. Gusto niyo po matuto ng mga steps kung paano magbayad pag meron kayong USB sa application or Canadian visa application. Please like and subscribe my channel. Hello. Then first is ang gagawin natin is payment kay US visa. So first is kailangan natin ng browser or internet browser. Pwede tayong pumunta kay Internet Explorer. Ito po siya. Or kay Mozilla Firefox. Pero usually na ginagamit natin is si Google Chrome. Pero as of now, wala akong Google Chrome. Ang ginagamit ko ay si Mozilla Firefox. So double click natin yan and then go to www.google.com. Then search po natin dito si US Travel Doc. Ito na po si US Travel Doc. So bakit ba may PH? May PH siya dahil PH stands for Philippines. Kasi meron dyan na iba't ibang bansa pag hindi natin nilagay ang Philippines. Siyempre, hindi lang naman tayo mga Pilipino ang gustong pumunta sa US. Meron rin iba't ibang lugar or iba't ibang tao gustong pumunta dyan. So, after nyan, meron naman unang lalabas dyan. Si apply for a US visa home Philippines. So, meron dyan iba't ibang choices. Kaya na schedule my appointment kung meron na kayong visa, application visa, and then kung nakapagbayad na kayo, pwede na kayo mag-schedule ng appointment nyo. Then, complete my DS-160. Kasi guys, minsan or kadalasan pag hindi ka mabilis mag-type or sumagot ng application mo sa US visa, meron po siyang time limit. Kaya kung ako sa iyo, kung mabagal ka mag-type, pwede mong ipa-type sa iba. Pero make sure lang na nakikita mo yung ginagawa niya dahil baka may maling information, sayang lang po. Pero pwede pa naman natin siya ma-retrieve. Then next is bank and payment options. Dito, meron tayong dalawang bangko na pwede natin pagbayaran. Yung isa is BPI and then BankNet. Then, apply for a visa. Yan yung pinaka-first step na ginagawa natin. Then, select document delivery. Depende yan kung saan mo gustong ipa-deliver yung confirmation ng visa mo. Pag nakapasa ka na. Then, business tourist visa. Usually, ang ginagamit natin is tourist visa. Okay? Yun yung pinakamadali natin gawin eh. Then, so first, ay tuturo ko muna sa inyo is yung bank and payment options. So, bank and payment options. Kung non-immigrant visa information, meron ka dyan pagpipilian. Ito yung mga choices mo. Pero, paano nga ba tayo pabayad ng visa fee? So, andyan naman yung mga iba't ibang description kung paano. And then, cash at bank tayo. So, gaya na sabi ko, pwede kayo magbayad kay BPI or BankNet. Through online man or hindi, pero mas safe kung magbayad na lang tayo sa bangko, direkta sa kanila, sa branch nila. So, ako, ang ginagamit ko dito is yung deposit slip 160 MRB fee for non-immigrant visa. So, ito, ngayon, ang babayaran ko is 8,640. So, may expiration date yan. On or before ng expiration date nyo, kailangan bayaran nyo na. And guys, kailangan malinaw yung receipt number nyo. Lalo na pag pinrent nyo siya. So, guys, pag pinrint nyo siya, kailangan nasa isang papel lang siya. Kasi kung makikita mo tong linya na to, gugupitin niya ng bangko and then, tong pangalawa, ibibigay nila sa'yo yan. Kasi nga, customer copy. And then, ito yung bank copy. Pero ulitin ko, itong binayaran yung to, ay hindi siya refundable, ha? Kung sino yung in-apply mo for visa, yun din ang dapat nagkagamit nito. Pero
Reminder lang, pag magbabayad kayo ng visa nyo, kailangan may photocopy ng passport nyo. And para sure, dalhin nyo na rin yung original copy ng passport nyo pag nagbayad kayo sa bangko. Okay. Okay, sa susunod na, ituturo ko sa inyo is yung susunod na step pag nakapagbayad na kayo, schedule an appointment. So guys, so now, dito muna yung video natin. And then, para sa mga follow-up videos, lalo na sa mga kailangan ng tulong when it comes to visa, click like and subscribe. Then, kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment, pwede ko kayong sagutin. Okay, feel free to subscribe my channel. Okay, thank you.